Welcome to our Secret to Saving and Building Your Future Membership Orientation. So, this is your host for tonight. I'm Elsa Espedido, one of the Senior Marketing Director here in IMG. So, I've been with IMG for 6 years. So, and I've been doing the being financial educator for 2 years. So welcome po, especially sa ating mga guests tonight. So, thank you so much for giving time na giving your time na maka-attend po dito sa ating orientation na ito. So, part na po kayo ng aming campaign tonight. So, dahil nandito kayo. Alright, so yan. So, sino po ba si IMG? So, IMG stands for International Marketing Group. So, we are one of the biggest and fastest growing financial services company in the Philippines. So, what we do in IMG, so we assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education. So, and to do that, so we have established partnership with biggest companies in the financial industry. So, later on po, makikita ninyo kung sino-sino at mga anong klaseng company po yung nandito dito sa IMG. So, ito po yung aming campaign na isinigaw, nagagawin o ginagawa sa ngayon na makapag-educate po kami ng 30 million families by 2030. So, yan po ang ating massive campaign. So, thank you so much sa mga nag-attend tonight, sa mga guests. Dahil you're one of that, this number. Okay, so ito po yun. Ang tatalakayin po natin is bakit po ba, why we teach financial literacy, no? So, ito po yung mga reason why we need to teach financial literacy. One is, the rule of money is changing. So, bakit po natin ito dapat pag-aralan? Dahil dito po sa mga kadahilanan na to. So, kung noon pong unang panahon, ano, kung nakikita ninyo itong graph sa ating screen, na noong panahon, pag tayo is nag-deposito sa banko, ano, so, may chance po na yayaman talaga tayo. Dahil noong year 1976, so, nagbibigay po ang banks ng 10 at umabot pa nga po ng 20% noong 1984. So, talaga pong, siguro noon, pag may millions ka, ilagay mo lang sa bank and then talagang yayaman ka. So, but nowadays, as you can see na sa screen po natin, na ang grafo is pababa na ng pababa. So, hindi na po tayo makaka-rely sa pag-save lang sa bank. So, that is one of the reason why we need to teach financial education or financial literacy. Okay, next is lack of financial education. So, in 2013, the average Filipino has a financial quotient of 53%. So, napakababa po, di ba? So, kung sa eskwelahan po, sa grade niya, ang passing grade is 70, di ba? 75. So, talagang bagsak po pala tayong mga Pilipino pagdating sa financial knowledge, di ba? So, napaka-importante po nito para sa ating mga Pilipino na dapat madagdagan ito at ma-increase. Para na sa ganun po is ma-eliminate po natin ang poverty sa ating bansa. So, yan, napakababa po. So, I hope na with the help of IMG is mapataas po natin to 201%. Di ba, ang taas? Ayan, so, next is, yan, people live longer today. So, di ba, ang tanong, maganda po bang mabuhay ng mahaba? O, depende, di ba? Sasabihin natin, syempre, masarap mabuhay ng mahaba kung meron tayong pang-support pagtanda natin. So, di ba? Pero kung ang tanong, gusto mo pa bang mabuhay ng mahaba kung wala naman tayong pang-tusto sa ating pagtanda, di ba? So, sabi dito, Filipino life expectancy, okay, 2014. So, yung mga kalalakihan daw po, inaabot ng 69. Oh, i-round off na po natin, 70 ang age. So, diba, medyo mahaba kung magre-retire tayo sa age of 60, diba? And then aabutin pa tayo ng how many years? Let's say bigyan pa tayo ni Lord ng mga 30 years. So napakahaba pang panahon noon. So paano po kung wala tayong ipon, diba? So and then ang mga kababaihan is umaabot daw ng 75 or 76, 'yan, diba? Sa round out na. So mas mahaba. So the question is, masarap ba mabuhay kung wala tayong ipon, di ba? So, dapat po paghandaan natin, especially yung ating retirement. Yan. So, ito na yung iba po kasi, yan. Sorry ha, medyo nauna ako. Yung retirement po kasi minsan, inaasa na lang natin sa mga
etong mga nasa right na to, like sa PhilHealth, sa SSS, di ba, sa pag-ibig natin. So, ano na po pag dumating yung retirement, na yung mga crisis, no? During our retirement, di ba? So, saan tayo kukuha ng pangtustos sa ating mga pangangailangan? So, dapat po dagdagan po natin ang ating mga retirement savings. So, para po pagtanda natin, meron tayong support, di ba? So, hindi lang po tayo asa sa mga ayuda sa gobyerno. Okay? So, yan. So, next one is the high cost of living. So, yan po ang isa sa nagpapahirap sa atin, ang tinatawag nating inflation. So, di ba po ba, alam na po natin at ang inflation is talagang tumataas ng up to 7% last year. So, napakataas po noon kumpara sa itinataas ng ating salary. Hindi naman siya masyadong tumataas. So, kaya mas nahihirapan talaga tayo na makapag-ipon at makapag-save, di ba? So, ang isa pa itong utang, di ba? Ang utang talagang ito, sabi nga, is anay ito sa ating financial foundation, so sa financial life natin. Kaya kung may utang tayo, dapat hindi alisin po natin ito dahil kumbaga po nabubuhay lang tayo or gumigising para sa pagbabayad ng utang natin, di ba? So, pag-aralan po natin na alisin ito, so, as much as possible. So, yan. So, let us read this one. So, sabi dyan, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. So, many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. And many old people fail. Many teachers fail. And many engineers and doctors fail. So, many end up retiring without enough savings. Bakit po? So, sabi dyan is, ito daw mga taong to, they don't set out to fail. But, they do because they fail to plan and manage their personal finance, which is really true po. So, napaka-importante po. That's why we are here to teach financial education to avoid these things, no? Kasi po, wala naman talaga sa edukasyon or sa ating mga tinapos or sa ating mga profession ang ikaunlad ng ating financial life. But, kung tama po natin, naiitama po natin ang paggastos natin at ma-manage natin ng tama ang ating mga hard-earned money at nailalagay natin sa mga tamang financial vehicle. So maiiwasan po natin yan na pagka mag-retire tayo ng walang savings. Ayan. So, preparation and financial education is really crucial. Ayan. So, ito po yung mga topics na aking itatalakay ngayon. So, which is yung una po is yung kampanya na sinabi ko na kanina. So, yun yung 30 million families by 2030. So, yun po ang ating dapat na ma-educate. And the second one is IMG Financial Strategy. So, ito po yan. Yung aking next na i-discuss. Oh, yun po. Na and then, sa pag-build po ng ating financial foundation. So, and the set, sa third one is the advantage of membership benefits. Okay? So, let's go for the second one first. Yan. So, importance of building solid financial foundation. Bakit po ba na napaka-importante na sa pag-build ng ating solid ng ating financial is dapat strong, di ba? So, ito po yung mga sasabihin at itatalakay ko sa inyo kung bakit importante na i-build natin ang ating financial foundation ng matibay. So, sabi diyan, is your house built on a strong foundation? Or is your financial house built with a weak foundation? So, paano daw po kung dumating itong mga financial crisis na to, ito, sa right side? So, nagkaroon tayo ng mga, nawalan tayo ng trabaho, di ba? Nagkaroon ng illness, mga disability, mga bayarin natin sa utang, nagkaroon ng bankruptcy. Paano pag dumating mga bagay na ito? Kung hindi natin na-build ang ating solid financial foundation, wala tayong hinanda, di ba? So, what will happen to us, di ba? So, big question na po sa atin yan. So, ngayon, so ganun din po sa ating financial, ano, kung sa, parang sa bahay lang, na pag itinayo natin siya ng mga hindi matibay ang pundasyon, so pag dumating po yung mga calamities, like typhoon, earthquake, so napakadali pong matumba. So, ganun din po sa buhay natin, buhay financial natin. So, dapat i-build talaga natin ito ng solid. Kumbaga, kumpleto siya. Meron siyang may bakal, may semento. So, hindi po dapat dadayain. Ano? Dapat is gawin natin ng tama. Okay? So, dito po sa IMG, matutunan natin kung paano natin i-build talaga
ng matibay yung ating buhay financial. Yan. So, ito pong mga steps na to is, ito yung steps na to build solid financial foundation. We have 6 steps, okay? So, unang-una is increase cash flow. Bakit increase cash flow? So, di ba? Increase natin ating cash flow para po tayo ay mapabilis ang pag-iipon. Kasi mahirap po mag-ipon kung walang iipunin, di ba? So, we have to increase our cash flow. Sabihin na natin, no, may income tayo, no? Less expenses equals cash flow. So, sabihin na yan, ang income mo is 50,000, ano? You have monthly expenses na 55,000. Ang cash flow mo is 5,000. So, short, di ba? So, kailangan natin i-increase ang ating income. Yun ang point po natin dito para madagdagan ang ating income at ng ano po natin itong ating mga needs. Okay? So, most people have negative cash flow, which is really true po. So, kaya nga po, anuhin natin, mag-increase tayo ng ating income. So, paano po natin may increase ang ating cash flow? So, unang-una, yung i-reduce po natin yung ating mga expenses. So, dapat we live below our means. Okay, di ba? So, paano natin i-reduce yung mga expenses natin? So, di ba? May mga bagay na dalawang klase po kasi yung mga needs natin. Yung wants and needs. So, iba po, magkaiba po yung wants at saka yung needs. So, ibig sabihin, yung wants natin, yung mga talagang hindi naman necessary, no? Like sabihin na natin na drinking like soda, ganyan, di ba? Hindi naman talaga necessary yan na na necessity. So, ano lang po yan? Hunger lang natin sa soda. So, pwede po naman natin yan i-eliminate or hindi na tayo inom. Instead, drink water and then at least healthy pa po ito. And then, so makakapag-save po tayo paunti-unti. Kasi po yung mga paunti-unti na mga ano na yan, paunti-unti na mga bagay na yan, pag pinagsama-sama po natin yan, will become big. So, di ba? Kung i-reduce natin ng konti yung mga expenses na hindi natin talaga kailangan, so, yan, maka-i-increase po natin cash flow at makakapag-ipon po tayo. So, yun, ang goal po natin dito is to be rich, not to look rich. So, di ba? Sometimes, ano lang tayo, bili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Sometimes, nakikipagsabayan tayo sa paporma-porma, di ba? Bibili tayo ng mga mahaling gamit, pero hindi naman talaga kailangan. Ingit lang kay friend, ano, di ba? So, ang totoo naman, wala namang laman yung loob ng bag. Yung wallet, walang laman. So, look rich nga, di ba? Hindi naman talagang rich. So, ang mayayaman pa, no? Isa pa, makikita natin sila. Kahit sila mayayaman pero simple sila umasta, di ba, manamit, or hindi sila nagpapapansin na mayaman, daig pa sila ng mga talagang nagyayaman-yamanan na kahit walang pera talagang todo di pa bongga. So yun po ang kaibahan ng tunay ng mayaman at saka ng nagyayaman-yamanan. So kasounds po yan, ang the goal is to be rich, not to look rich. So ayan. So, common saving formula. So, ito po tayo. Ito, income natin, less expenses. Question is yung savings. Meron ba tayo? So, kasi pag ganyan po ang savings formula natin, talagang 100% po walang matitira. Kasi wala naman pong, laging sumusobra. Sa income po natin, laging kulang. So, ang savings, big question. So, ito yan. Pagka-sahod natin, ano, income natin, ang ginagawa natin is magkukwento ng mga expenses, ano, saan na pupunta dito, kay PLDT, Generalco, sila yan, sila Globe, mga ano natin, load natin, so kasi hindi tayo makakapag-communicate kung wala tayong mga loads, di ba, internet. So minsan sasabihin pa natin, okay, I have to treat myself, we go to Starbucks, drink some coffee, di ba? Shopping, after salary. So, yung mga companies na yan, so sila, dyan ba tayo nagtatrabaho para sa kanila? So, sila ang ating pinagtatrabaho, di ba? Lahat tayo, hindi natin maiwasan na hindi sila bayaran kasi yan is mga necessity natin. So, napaka-importante po ng mga yan sa buhay din natin. But the question is, yung sarili mo bilang nagtatrabaho, binayaran mo ba? Diba? Ikaw, salary, yourself, did you pay yourself?
o yun lang sinasabi mong I need to buy one cloth na bago para i-treat mo yung sarili mo, I need to buy one shoe. How about yung retirement mo? Napaghandaan ba natin? So, di ba? Yun ang importante sa lahat. Minsan nakakalimutan na marami. So, itong mga company na to, since itong mga yan is mayayaman na, so ang gawin na lang po natin, dito kasi sa IMG, pwede naman po na habang nagbabayad tayo sa kanila, no? Habang nagbibigay tayo ng ating pinagtrabahuhan sa kanila, pwede rin po tayong maging parte nila. So, maging investor tayo ni Meralco, ni PLDT, ni Smart, di ba, ni Jollibee. So, with the help of IMG, matututunan po natin yan para yung ibinabayad po natin sa kanila, magkakaroon din po tayo ng income. So, napaka-importante po ng financial literacy. Okay? Yan. So, how are you doing so far? So, sabihin na natin, ano? Nagtatrabaho tayo for 10 years, no? 10 years ka na nagtrabaho. Ibig sabihin, you have a annual income na 300,000. So, sa 300,000 na yan, total earn mo pa lang yan in 10 years is 3 million. So, ang tanong, may savings ba tayo sa 3 million na yon? Diba? So, kung wala pa, eh, magsimula na po tayo. Pero kung meron na, ang question is, saan nakalagay? Lumalaki ba to? O nakatago lang sa bangko? Okay? So, dito sa IMG, so matututunan po natin yan, especially sa inyong mga guests, just as the person who invite you, kung paano ninyo at saan ilalagay ang inyong mga hard-earned money para at least kasamahan mo sa pagtatrabaho ito. Hindi lang yung ikaw ng work para sa pera, but let money work for you too. Okay? So, yan. So, it's not what you earn that counts, it's what you keep. O, di ba? So, totoo po yan. Hindi porke ang iba malaking sahod, pero wala namang ipon. Sometimes, mabuti pa yung maliit ang sahod, and then, meron silang ipon. Di ba? Kahit pa unti-unti. Yan. So, pay yourself first. So, this is the right formula na dapat natin sundin. Kami po dito sa IMG. Ayan, mga members ng IMG na nandito dito. So, sinusunod po namin ito. And 100% po, pagdating ng time, mayroon kaming ipon. So, kayo rin po ng mga guests namin, ask mo po ito sa tao na nag-invite sa'yo kung paano gawin itong prosperity formula na to. So, napakasimple lang naman po ito. Yan, no? 100% ang income natin. No? Yung sahod natin, ano? Less 20% o 10% na ating income, ibigay natin kay Lord. O tithes na tinatawag. Kasi what we have now is all from Him. So, give it back to Him. In any way po, depende sa inyo kung paano nyo gusto pamigayan o i-share. Pwede nyo ibigay sa charity o pwede nyo itulong sa kapamilya. So, nasa sa inyo na po yan. And then, the 20% of your salary is your savings. So, you pay yourself. So, pwede mong ikuha ng para sa retirement mo. Diba? And then the rest, yung 70% po ng income natin. So, yun na po para sa mga expenses and sa lifestyle natin. So, yun na ang ating pagkakasya. And 100% for sure, makakaipon tayo. Ayan. So, what if 70% is not enough for my needs? So, yun ang tanong, di ba? So, kaya nga po, sabi ko kanina, increase natin ang cash flow. Kasi talagang walang income na sapat. Laging kulang. So, increase our cash flow. Yan, so reduce expenses, ang tigas, no? So, i-reduce po natin yung ating mga expenses. And then, earn additional income. Ayan, ang pinakamaganda. Mag-earn po tayo ng additional income para mas mapabilis po yung ating pag-iipon. So, yan, paano natin mapapabilis yung ating mag-earn ng additional income? So, we use our spare time, diba? Diba? Sabi kasi yung spare time is the best yung the best available time to build your wealth is your spare time. Bakit ano? Sabihin na natin may trabaho tayo, no? 10 hours ang trabaho natin sa office or sa company niyo or sa mga boss natin. So sa 10 hours na yan talagang fix po ang income natin diyan. So walang chance na lumaki. So yun na yun. So, may sleep tayong 7 hours, di ba? 7 hours na mahaba na yon. So, may spare time ka pang 7 hours. The question is, ano ba ang ginagawa mo sa 7 hours na yan? Are you using it para lang mag-spend ka ng money or to earn money? So, kung ginagamit mo lang ang 7 hours mong yan sa panunod ng Netflix, so, you're wasting your time. And then,
Siyempre, pag marami kang time na inuubos na walang na hindi mo ginagamit sa na maging productive, ano? Talagang mas maraming oras ang I mean mas may chance ka na mag-spend ng money. Kasi kung wala kang ginagawa, ang iniisip mo lang maggastos, di ba? Pero kung may ginagawa ka at yung oras mo is ginagamit mo na maging productive, so wala, less time ka na mag-spend ng money. So kaya napakaganda po na gamitin natin ang available spare time natin to make money. Kasi sabi nga dyan, no, time is money. So don't waste our spare time. We need to use our time wisely. Okay. So yan, to learn more about this topic, increasing cash flow, we have a workshop one. So once you become an IMG member, you can attend this workshop. Sorry. Yeah. So number two is ensure proper protection. So bakit po natin dapat i-insure ang protection natin, no? So ano yan, life insurance, no? Sabi dyan, life insurance provides protection for your family in case you die too soon. So most people have good protection in their houses and cars, but few have enough for their loved ones. This is really true po. So iba, minsan bumibili, may mga pag bumibili tayo ng car, so agad-agad natin pinai-insured yan. Kasi hindi tatakbo ang car kung walang insurance. Kasi isa pa, pinoprotectionan natin yan. Dahil siyempre kung million ang car mo, million din ang insurance niyan. So dahil if ever ang iniisip mo kasi pag mabangga or magasgasan, so at least ipapagawa ng insurance company. But the question is, yun bang tao na magda-drive o yung mga nakasakay sa loob ng car natin na yan, may mga protection ba? So di ba minsan mas binibigyan pa natin ng priority o ng importance yung gamit kaysa sa buhay. So insurance naman po talaga is not really for ourselves, no? That is for our loved ones. Okay? So understand about regarding that insurance, you know. So maybe we have, sorry. Do you know how to calculate your insurance protection need? So dapat po alam natin kung paano natin i-compute. So di ba ang insurance natin, kung sapat pa ito sa mga needs ng ating maiiwan if ever we die too soon, yeah? So the difference between term life and whole life insurance or the variable life, so we need to know more different types of insurance. Hindi lang yung basta-basta tayo kukuha ng mga insurance sa ibang agent na hindi natin nalalaman kung ano ang coverage ito or na sapat ba ito sa ating insurance needs, okay? So to know more about this topic, life insurance protection, we have workshop 2 also. So Wealth Academy series, a real foundation in building wealth. So you can attend that as one as well. That one, I mean, pag member na po kayo. Kasi this is exclusive for IMG members. So yan. So about prepare for your long-term care. So long-term care po. So ano ba yung long-term care na tinatawag? So ang long-term care is to provide you healthcare when you retire or when you stop working. Someone will take care of you when you get old. So gusto po ba natin, no, na pagtanda natin is may mag-aalaga sa atin? Diba? So kasi makasabihin niyo, sige, may mag-aalaga naman sa akin. So, okay, hindi na ako kukuha ng long-term care ko kasi meron naman akong mga anak, di ba? Mga anak na pinaaral, mga pamangkin. So, are you sure na alagaan tayo ng ating mga taong tinulungan sa ngayon? Di ba? Bawa sinabihin na natin, pinaaral natin si pamangkin, ano? Si anak. So, syempre, it's our obligation to send them to school. But the question is, when they have their own family, at ikaw wala kang prepare sa sarili mo, aasa ka lang ba sa kanila? Paano kung yung family nila is hindi naman ganun kayamanan, ano? So, nasa tama lang, sapat lang ang pangangailangan nila para sa sarili nilang pamilya. So, ikaw na magulang, let's sabihin na natin na magulang ka, no? So, aasa ka na lang ba sa kanila o magiging pabigat ka rin ba sa kanila? Expenses ka pa ng mga anak mo. So, bilang magulang, I think is, ano, we have to prepare for ourselves. Diba? Hindi tayo mag-rely sa kanila. It's because the time will come na magkakaroon din sila ng sarili nilang family and they will the priority. Hindi na tayo na mga magulang. So, hindi naman lahat, but syempre, it's better to prepare than to regret later. Diba? So, ngayon na pa lang, para hindi naman po tayo mag-self-pity later on. So, at least, hindi natin masabi sa sarili natin na
buti pa na nag-ipon ako noon, ano? Wala kang ginawa ngayon kasi. So, yung pagsisisi, lagi nasa huli. Kaya, ngayon pa lang na we have the chance at dito tayo kay IMG, malalaman natin itong mga bagay-bagay na to, especially sa mga guests ko natin for tonight. So, you ask the person who invited you about the long-term care na pinag-uusapan natin ito. So, this is for your retirement. Yan. Number three is to manage or eliminate debt. So, dapat po alisin natin ang ating utang. Yan. Present income, present needs. Future income, future needs dapat. Pero yan na po ang nangyayari ngayon. Sorry. Ito yan. So, yung present income is for present needs. Yung future income, sa future needs. But ang nangyayari as of now is, yung future income po is napupunta na sa present needs. So, hindi pa sinasahod. So, ginagastos na. So, yan. So, if you cannot control your debt, your income will become useless. If you cannot control your debt, debt will control you. So, pwedeng ganito po mangyari. Hand to mouth. Ano ibig sabihin ng hand to mouth? Ano po yun? Pagsahod natin, sapat lang. Pagkatapos ng katapusan, tapos na rin ang sahod. Diba? Talagang sapat nga na sinasabi. Hand to hand, pwedeng pagkasahod mo, pupunta na rin sa kamay ng iba. Dahil may iniutang mo na. Yung sinasabi na yung future income naging present needs. So, hand to hand. Touch me not. Pwedeng hindi mo na rin mahawakan ng pera mo. No? Pwedeng hindi na dumaan sa kamay mo. And sometimes, come what may na lang. So, kaya napaka-importante po na alisin o eliminate na natin ang utang. No? Dahil ang utang po, ito ay anay ng ating financial buhay. Buhay financial, okay? Sa financial house natin. So, napaka-importante na bigyan natin ng attention. If may utang po tayo sa ngayon, so we try to eliminate it little by little or kung hindi man bigla. Kasi ganoon naman po talaga. I know lahat tayo siguro dumaan sa utang. Lucky dito ang nakikinig ngayon kung sino ang hindi nagkaroon ng utang. No? So ako, dinaanan ko po lahat yan. Kaya ako, especially po kasi I have 5 children na pinaaral. So talaga pong hindi pa po nasasahod yung sahod ko noon. Talagang wala na. Pinangutang na. It's because of my children's education. I didn't prepare. So, it's better to prepare now na wala, especially yung mga wala pang anak, ano? So, mag-prepare po tayo for the education of our children. So, otherwise, pati po yung mga anak natin is maa-apektuhan if we didn't prepare for their education. Okay. So yeah, number four is to create emergency fund. So napaka-importante po nitong isang ito. Bakit? So, ayan. Are you prepared for these emergencies? Diba? Itong mga kinds of emergencies na to. Like loss of job or loss of income. Siyempre, pag na-loss of job po tayo, loss income. So, ang tanong, handa ba tayo? Handa ba tayo pag may na-hospitalize for extended time sa pamilya natin or maybe ikaw mismo, no? Tragic death, so may namatay sa pamilya. So, are we ready sa mga catastrophes like typhoon, earthquake? So, ready po ba tayo sa mga ganitong klase ng sakuna or ng mga emergency? So, di ba? Ang emergency po, hindi ito talaga nagpapaalam na dadating sila. So, that's why we need to prepare. Di ba? Hindi po ito joke lang. So, para po maiwasan na ito po kasi yung emergency fund is para rin po ma-avoid yung pangungutang. Kasi related po siya. Kasi kung may emergency fund, kung wala kang emergency fund, ang tatakbuhan mo talaga utang. Ang question ay mabuti kung laging may magpapautang sa atin. Ano? And then, saan tayo kukuha ng pambayad? So, yun. So, napaka-importante po yun. So, at least daw meron tayong 3 to 6 months equivalent of our monthly income. So, salary, okay? Kung may 20,000 ka, so times 3 equals you have at least 60,000 in your pocket or in your bank account na pwede mong anytime makuha. So, di ba? So, ayan, or maybe more than that, mas maganda po kasi, syempre, kagaya nitong nangyayari nowadays na ang pandemic na ito is napakahaba. We didn't expect for this kind of pandemic. Kaya, mas maganda po na mas malaki ang ating emergency fund. So, in case, di ba? So, ayan.
Next is number 5, building long-term investment. So, dapat meron din po tayong mga investment. So, long-term investment para sa long-term goal natin. Yung mga short-term investment natin para sa short-term investment pa rin. So, sandali lang po. Sound check, okay pa po ba? Yes, ma'am. Okay po. Okay, thank you. Okay, so dapat po meron din tayong long-term investment. So, understand how money works. So, dapat alam natin kung paano talaga magtrabaho ang pera. So, ito po yung rule of 72 ni Albert Einstein. Ito po is invento niya na sabi diyan, malalaman natin ang number of years to double your money by dividing the rate interest sa number 72. So, sabihin na natin, ito, example, best example. You open a savings account in the bank with the interest rate of 1%, di ba? So naglagay ka ng 10,000. So 72 divided by 1 equals 72 years bago magdoble yung pera mo. Paano na kung naglagay ka ng 30 years old ka? So after 72 years ka, 103 years old ka na. Ang tagal, ano, buhay ka pa ba noon bago nag 20 years yung pera mo? Nag 20,000. So, ang tagal, di ba? So, how about if meron naman pala na merong mas mataas na interest rate, ano, na nagbibigay, may mga financial vehicles, I mean, na pwede nating paglagyan ng pera natin na mas mataas ang rate of interest. So, sabihin natin ito, mayroong isa, si Ana, no, sa left side. Naglagay siya ng pera niya, sabihin na natin na 29, at the age of 29, naglagay siya ng 100,000 at the 4% interest, kasi sabihin na natin in the bank, ano? Kasi usually bank ang nagsasabi niya na time deposit, sabihin sa'yo na, ma'am, I will give you 4%. So, yan. So, nag-invest siya, no? So, nagtago siya ng pera niya sa bank. So, at the age of 29, 100,000 yung nilagay niya. So, naging 200,000 at the age of 47 after 18 years kasi 72 divided by 4 is 18 years. O ibig sabihin, every 18 years po dumodoble yung pera niya. So, mas mabilis kumpara sa 1% kanina, di ba? So, after 18 years, again, at the age of 65, so yung 200,000 niya naging 400,000. So, at least, kahit paano meron, di ba? Plus, syempre, babawasan pa yan ng inflation rate, no? At taon-taon, nagbabawas po yan. And then yung tax. So, hindi na po 400,000 yan. So, yan. O meron naman palang mas mataas pa, no? Eto pa. Since yung isa, na-educate na, ano, medyo naturuan siguro to ni IMG. So, nag-invest siya sa 12% interest. So, 72 divided by 12 equals 6. So, mas mabilis ang pagdoble ng pera niya every 6 years. So, money doubles every 6 years, sabi dyan. So, age 29, same amount with Anna, si Maria, eto. So, naglagay siya sa 12%, 100,000. At the age of 35, after 6 years, so, nag-double agad. At the age of 41, plus 6 years again, naging 400, and so on. And then, until na-reach niya the same age with Anna, 65, she has 6.4 million. So, diba? So, ano po ang difference? Diba? Napakalaki. So, can you imagine kung ikaw yan, ano, may pera ka palang 100,000, nilagay mo lang sa banko, di ba? Magkano palang nawala sa'yo? 6 million. So, sino ang kumita ng 6 million mo? Di ba? Pero tuwan-tuwa na tayo pag nabibigyan tayo ni banko ng mga, ano, no, mga libreng bag, libreng kung ano-ano, payong. So, tuwan-tuwa na tayo noon. Bakit? Anong point dito? Bakit natin sinasabi ito? So, financial education po. So, here in IMG, pwede po natin itong matutunan. So, yan, 6 million daw is equal to 30 years salary of someone who earns 200,000 per year. So, can you imagine ang laki nang nawala sa atin kung may pera pala tayo sa bank ng ganyang katagal na, no? Na pinabayaan lang natin. So, ang bank ang nag-earn ng sobra-sobra. So, yan. So, ngayon po na alam na natin ang sikreto. Okay, nasa sa atin na po yan. Yan. So, build long-term investment. Do you know how mutual fund works? So, some mutual fund po, ayan. You can see a different scenario. So, lahat po ng scenario niyan, lahat po naman yan maganda. Basta alam natin ang ating ginagawa, no?
So, going up and down lang naman ng market. So, pero importante po na aralin natin talaga. Ang pag-i-invest po pa kasi sa mutual fund is dapat alam natin ang goal natin. Why we invest in mutual fund? Is your goal is short term or for long term? So, yeah, regarding the mutual fund, ayan, so we have ano po, another webinar for that also, what do you call this, workshop. So about investing in growing your money. So workshop 3 po yan, so Wealth Academy series, general concept of investment. Okay, so be an IMG so to know more about this topic. Yeah, number 6, preserve your state. So yan, dapat po i-preserve natin ang ating state. So protect your future. So do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? So who gets your home, di ba? Sinong kukuha niyan kung sakaling mawala tayo? Who inherits all your bank accounts? Kung may mga bank accounts ka at bigla kang nawala, di ba? Can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? So, di ba? Marami tayong nababalitaan na nag-aaway-away, di ba? Magkapamilya, nagpapatayan because of mga ari-arian na naiwan ng isang namatay na hindi na isaayos. So, do you have funds to pay taxes or estate tax? So, kung wala po, so ngayon pa lang, i-prepare na po natin ito while we are still alive. So, hindi naman po yan piniprepare dahil sa mamamatay na tayo, but to preserve your asset. Yan. So, to learn more about this topic, we have Retirement Planning Wealth Preservation. So, workshop 4 po yan. So, Wealth Academy Series, State Planning. Yan. So, ito po, to sum up, what I have discussed about building solid financial foundation, again po, unang-una, first step, we have to increase our cash flow para po mabilis ang ating pag-iipon. Dagdagan natin. We must have healthcare protection. Bakit? Kasi ang healthcare po, as tayo ang breadwinner, no? Tayo ang nagtatrabaho, dapat protektahan natin ang ating sarili. Well, if in case magkasakit po tayo, we have healthcare protection. Or we have healthcare, I mean. So, and the third one is life insurance. Sabi ko nga po kanina, ang life insurance is not really for ourselves. That's for our loved ones. So, if you love your family, you have to protect yourself. Diba? So, importante po na meron tayong life insurance. And then, pay off debts. Kung may mga utang po tayo, bayaran na po natin yan. Kasi sabi ko nga kanina na, ang utang po is, yan is anay talaga. Hindi po tayo makapag-grow kung ang utang laging kasama. Okay, so, yeah, emergency fund. So, yan yung one of the most important na meron tayo nito. Para po, if in case of emergency, meron tayong madudukot agad-agad. So, that emergency fund, you can just put it in your bank account na anytime po pwede ninyong i-withdraw. Or you can put it in your drawer or anywhere else under your pillow para mas accessible po siya, hindi siya ano. And then to avoid din po to put and take your investment, kasi po kung wala kang emergency fund at nag-invest ka, so anong gagawin mo sa investment po, di ba? Iti-take out mo. So how about if you take your investment in the wrong time? So what will happen? Pwede matalo ka po sa investment. Hindi po yan basta-basta ano rin. Inaaral din po kasi dapat alam mo ang goal mo. Kagaya na sinabi ko kanina, alam mo ang goal mo kung long term o short term. Kung short term din lang, di huwag ka na mag-invest. Lagay mo na nga lang sa banko. Kung long term, okay, go. Yan. So, yan po yung lima na napaka-importanting steps para ma-build po natin ang ating solid financial foundation. So, pag meron na po tayo nito, ready na po tayo, no? Sabi nga ni Sir Rex Mendoza, now you have the right to invest, di ba? Kasi protected ka na. So, yan. So, let's follow this step. If you really want to have a solid financial foundation, as you can see, di ba, na sa hagdan pa lang na yan, natitingnan ninyo, i-picture out nyo na lang na, di ba, ang tibay niya, parang ang hirap matumba. Di ba? So, yan. Ipagkumpara po ninyo itong dalawa. Weak foundation. Worries, di ba? Makikita mo yan para yung blocks na magkakapatong na wobbly-wobbly. So, ganun din po. So, we, here in IMG, we move people from weak foundation to a solid financial foundation. Yung magkaroon po na peace of mind. So, yan. So, ito po yung tama. Alright, platform. So, ito po yung platform natin, no? So the next topic will be the benefits po of being a member ng IMG. So ito po yung didiscuss ko po sa inyo ngayon. So
Yan. So, tayo na mag-move. Naghang. Tada. Ma'am Jocelyn. Oh, yeah, okay. Check, sound check, ma'am. Can you hear me still? Or? Yes, ma'am. Yes. Okay. So far. Alright. So, may naintindihan po ba tayo? Sa mga guests ma'am, po natin. Madami po. Ayan. Thank you so much. Ang guest natin dyan, ha. Pay attention lang po kayo. Madali na tayong matapos. So, ito po yun, no? So, pre-lifetime financial education po. Ito yung mga sasabihin ko po. I mean, didiscuss ko po ito is mga benefit po ninyo once you join in IMG. Okay, number one is free financial education po. Meron po kami mga seminar, workshop, exclusive books, eto. And then, pwede po kayong humingi sa mga tao nag-invite sa inyo. Kung gusto nyo, we have soft and hard copy of this book. So, they can send it to your email or, yeah. And then, free financial check-up. So, ipi-financial check-up muna po kayo before you, at least before you join IMG para alam po namin kung saan kayo mag-i-start. At saan patutunga ang inyong financial journey here in IMG. So, yan. Tapos, number three is, meron po tayong access sa healthcare products, sa long-term care, short-term care, and senior care. So, benefit number four is you have Fidelity Life. So, 50,000 life insurance. So, this is actually optional, this one. So, if gusto po ninyo, i-register nyo lang po ng 500 ang inyong sarili sa Fidelity Life Mutual Benefit Association. So, kung gusto po nyo, so, if ever na mamatay ang member ni IMG, at least your family will receive 50,000 life insurance. Hindi na po masama yun. Pero siyempre, ayaw naman natin mamamatay. So, but, life is short. We do not know what will happen tomorrow. Ayan. Access din po tayo sa investment. So, number six benefit po yan. Free investment seminars. Exclusive po ito for IMG members. So, may mga trainings po na pwede tayong mag-attend to know more about investments. Yan. And then mutual fund at zero entry fee. So, napakaganda po pag member ka ni IMG, zero entry na po tayo. Ibig sabihin ng zero entry, wala pong babawasin sa pera mong i-invest. Say, nag-invest ka ng 5,000, so buong 5,000, ibibili ng share mo yun sa mga companies, sa mga blue chip companies in the Philippines. Okay? So yan po yung mga companies na naka-ano sa atin, ang Atram, Philippine Equity, PAMI, Sun Life, and then Solvivo. So, nasa IMG po yan, mga top 10 investment companies sa Pilipinas. So yan pa lang po, no? Sa mga guests po natin dito na baka nagda-doubt pa po kayo na si IMG is baka networking or baka scam, di ba? So, just look at these companies, di ba? So, sila po yung top 10 companies investment in the Philippines under PSE po. So, kaya yan pa lang po is approved na po, proof sa'yo na eto, IMG is hindi po kami scam. So, and then to know more, mag-join po kayo. Kasi kung dyan lang po kayo sa labas, hanggang hi lang kayo, hindi na kayo mag-hello, hindi ano na, di ba, hindi nyo malalaman what you can discover in the IMG pa. No? Kumbaga po kasi ngayon, yung dinidiscuss ko sa inyong ito, out of 10, nasa 1 pa lang po tayo. So, you will know more about IMG when you join IMG. Okay? So, access to stock online trading platform with pre-investment guidance and analysis and updates. So, yan po yung My Trade. So, direct stock po yan if you want to buy and sell your, ano, so, meron din po tayo dito. Yan. Services naman po, ang Everest. So, libre po ang service ng Everest if the IMG member with IMG members dies. So, libre po ang service nila. Just call their hotline. And then number 9 benefit, asset preservation service. Ang IMAX po ang naka-affiliate sa IMG. You want to build a corporation, yeah? So IMAX is our company. So if you want to buy a car, di ba? Diyan po ang IMG Auto Program. Sabi dyan, get huge savings and personalized assistance and enjoy hassle-free car purchase experience. So kung may plano po kayong bumili ng car in the future, be an IMG at pwede po kayo makatipid at least 130,000, ganyan, 240,000. So, depende po sa car na binili nyo. So, yan, any brand of car po pwede sa IMG Pro, Auto Program. Yan, so, services, so I'm not gonna discuss this too because it's not included anymore. So, save on your non-life insurance. So, pag may mga car po kayo, so may mga non-life insurances din po
na naka-tie up sa IMG. So, discounted po tayo pag member tayo ni IMG. So, member discount from real estate companies. So, ang SMBC, ang Ayala Land, PMCI, Vista Land, so Mega World. So, nasa IMG po yan. So, these are the big real estate companies po in the Philippines. So, yan. So, nag-tie up po sila sa IMG just because they know that IMG is teaching financial literacy. So, napakaganda po na, kaya po sila nag-affiliate sa IMG dahil alam nila na magandang tinuturo ni IMG. So, yeah. So, mga product provider po natin sila. So, an exclusive discount on tuition fee process sa Informatics. Ayan. IMG Vision Care. So, with multi-coated lens purchase po, maximum of 2 pairs every year. So, isang Kaiser at saka isang IMG. So, libre na po ang check-up, ang frame except lens. So, you have to pay for the lens. Unlimited free consultation. So, once you become an IMG, libre na po ang doktor natin at the Kaiser Medical Center at medical clinics. Okay? So, wala pong bayad as in free. So, yan. Experience the latest technology in defeating pain, defying age. So, yan ang ozone po. Andun lang po yan sa ibaba ng IMG office, katabi ng Kaiser Medical Center. So, kung gusto po natin magpabanat ng mga kulubot, alisin yung mga sakit sa tuhod. So, punta po tayo sa ozone. Bisitahin natin. Discounted din po tayo. Yan, members discount in all medicines. Oh, sorry, this one is not included anymore. So, yan, entrepreneurship. Ito po napakaganda. Mga rewards po ni IMG sa atin. Be in the financial industry. Ito po yung benefit number 20. You own a business. So, pag nag-join ka po sa IMG, you can own a business na. Ano? You can do business. So, become a financial educator. So, kasi yan po ang ating ginagawa dito sa IMG. We only educate. We're not selling. Re-educating people, okay? So, you own your time. Hindi ka po utusan ni IMG. You are not working with IMG. You are not employee. Okay, diba? Hindi po natin, we are entrepreneur. So, hindi po tayo nakikitrabaho kay IMG. But IMG is giving us an access to market these companies na para po magkaroon tayo ng ating sariling business. So, online system po lahat. So, napakaganda. Kaya kahit nandiyan ka sa kwarto mo lang, nandiyan ka sa trabaho mo ngayon at present job mo, so pwede mong gawin si IMG at to earn more extra income. And then help families. Siyempre, yun po ang ano natin talaga is to help families, di ba? So, achieve the income we want. So, dito po sa IMG, may income naman talaga kung gustuhin natin. But that is optional if you really want to earn an extra income. Pero kung ayaw po natin, hindi naman tayo pinipilit ni IMG. No? So, become debt-free. So, dahil dito nga sa IMG, ang tinuturo is pag-iipon, how to save, di ba? How to earn, but not how to utang-utang, di ba? So, extra income, 50,000. So, gusto nyo ba yan? 50,000 extra, di ba? Extra, parang mas malaki pa sa regular income natin yun, di ba? So, ganun yan sa IMG. Extra lang po yan dito sa IMG. Okay, so, ito naman yung mga rewards, travel the world, so vacation, cruises, convention, so, ayan, so may mga recognition po din. Kasi dito sa IMG, kung ano po yung mga effort po natin, hindi po yan nababaliwala. So, nare-recognize po yan ni IMG by giving this recognition staff. So, like itong ring po, ito po yung tinatawag nating millionaire's ring. So, once na binigyan po tayo ni IMG yan, IMG, that means million po ang income mo. Okay? So, pins, libre na rin po yan. So, pag na-promote po tayo ng marketing director, senior marketing director, yung watch, libre na rin po yan. And then, itong car, so last June lang po, apat na car ang pinamigay ni IMG sa mga deserving IMG members na talagang napakarami ng tulungan na Filipino family. So maybe one of these days, tayo rin, meron din yan, no? So, we are all dreaming. For that one. Okay, so rewards, 3 HMO coverage na rin po. If you meet the requirements, so then you can have a free HMO coverage. Okay. So, ayan, number 30, partnership with Palawan. So, ang Palawan po, ano rin siya, affiliate na rin po. If we have transactions with IMG, like
investment natin, ng ating mga sa mga Kaiser natin. So at least we can use Palawan anywhere in the Philippines. So napakadali na po magbayad. Yan. So special rate po tayo pag AMG member. Ito, discounted certification po if you want to become an associate financial planner. So sa AMG po, discounted tayo pag member tayo. Okay? And more are coming. So ano pa? Ito po yung mga bagong benefits. Last November lang po ito nilabas. So ang maganda po dito sa IMG, ano, parami po ng parami. When I joined IMG 6 years ago, ang benefit noon is 14, I think. So we are now 48, we have 48 benefits. So napakadami po. So number 36 is itong Powerful Members Portal. So magkakaroon po kayo nito once you become an IMG member, once you join IMG. And then Dominate tool, so ginagamit po natin ito sa ating online marketing ano platform. So newsletters, so emails, ayan, matututunan niyo po lahat yan dito. Ito pong Neuracast, this is just like a GCast, so but this is exclusive for IMG members. So di ba yaman ng IMG may Neuracast pag-aari, no? So ngayon nagagamit na po namin ito. Pwede pong ipambayad ang bills, pwede ipambayad ng sarili nating Kaiser kung may mga commission po tayo, kasi dito na po mapasok mismo. And then, nagagamit na po natin ito na pambayad ng mga bills. So, napaka-easy. Ginawa talaga ni IMG na talagang kahit hindi ka na umalis ng bahay, pwedeng-pwede mong gawin everything. So, nandiyan na. Wala nang dahilan para hindi ka makabayad ng iyong mga savings, di ba? So, very easy. Talagang napaghandaan po ni IMG itong pandemic na to actually. So, hindi pa man pandemic, online na ang IMG. So, lalo na nung pandemic, so nag-boom si IMG kasi IMG is ready. Okay? So yan, exclusive benefit number 40, yung Visa card. So i-issuehan din po kayo ng Visa card for our commissions. Then exclusive events sa mga, sa Dubai po yan, at saka international ano, Hero Nights. So exclusive runs and contests. So you will know more about this when you become an IMG member. So at ito po, ang pinakamaganda, worldwide protection from Manila Bankers Life. So, ito po is for mga OFW only. Mga Philippine member po is not included into this benefits. Sa 43 to 48, this is for international. So, number 43, accidental death benefit, 500,000. So, covered po tayo. And then, number 44, burial benefit, 100,000. And then number 45, accidental medical reimbursement, 100,000. Ibig sabihin niya, na-accidente tayo, may mga expenses tayo, so may reimbursement po 100,000. So, and then acts of terrorism, so 600,000. And then unprovoked murder and assault, 600,000 din po. And then accidental disablement benefit is, ayun. So ibig sabihin po, yung accidental benefit na yon, disablement, eh, may mga, ibig sabihin po na yung mga karampatan na, yung part ng ating mga katawan is may karampatan na price din po. So, sorry, hindi napasama yung slide na isa. Yeah, with IMG, we bypass middleman. So, yan, outside IMG, kung halimbawa gusto mo ng healthcare, life insurance, investment, so pupunta ka sa company 1, company 2, no? O, di ba? Pupunta ka sa mga non-life insurance. So, kada ano, may pupuntahan ka, lalabas ka pa. Diba? So outside IMG, kung mag-i-invest ka sa mutual fund, so kailangan mo pa ng broker, di ba? Ang agent, broker will earn commission from the product you buy. But pag IMG ka, we bypass the middleman. So because being an IMG, one of your benefit or our benefit is to access to the financial companies. Then we enjoy the discounts and financial products we buy. So pag IMG ka, pag bumili ka ng product, let's say sa Sun Life Insurance, asset management or sa Philippine Equity. So, direct na po tayo. Wala pong bawas. Walang mangungumisyon sa atin. But, makakasave po tayo. Okay? So, yan. So, with IMG, you, ang IMG po kasi is a one-stop shop ng all financial needs po natin nandito na. So, yan. So, si Kaiser, sa life insurance, nandito si Fidelity, si MB Life, Philam Life. So yan, sa investment, andyan po ang Under Armour and Solibo, Philam Asset Management, Philippine Equity, Atram, and then Sun Life at ang My Trade. So sa real estate naman po, ang Vista Land, Ayala Land, MCI, DSMDC, and Mega World. So
na nadidito na po lahat. Non-life insurance, so yan yung mga companies, under yan, yan yung MAFIR, yan, QBE, Malayan, and then eto sa APS naman po, I mean sa Allied Financial Services, and yan ang IMAX, okay? So yan po, one-stop shop ang IMG. So hindi na po natin kailangan lumabas. Lahat ng financial needs natin nandito na. So be an IMG para nasa may para po kayong may isang ano, may SM ka po. We've got it all for you. Yeah. So with IMG you can become your own money manager, di ba? So ito po yung mga action steps natin. Unang-una, partial financial check-up, i-check up po nung taong nag-invite, ikaw, kung saan ka ba dapat mag-start, ano? So napaka-importante po nun kasi hindi po tayo basta-basta papasok sa isang bagay na hindi natin alam. So, yan, become a lifetime member sa halagang 5-5 po, no? Lifetime membership mo po yan. So, napakaganda, di ba? And then, start building a solid financial foundation. Ito po yung diniscuss ko kanina. Unang-una, you have to invest in your long-term care, which is ang Kaiser. Napakaganda po yan ang Kaiser. Dahil ang Kaiser, yan is a 3-in-1 product. So, di ba? Na 3-in-1 na po siya. May investment, may insurance, at may healthcare siya, long-term healthcare. So, nasa isang product po yan, which is ang Kaiser. So, just ask the person who invited you about this long-term care Kaiser health builder. So, then, second one, protect your family. So, you get your fidelity in register yourself, 500 pesos only. And then, become a member of fidelity. Mutual Benefit Association, and then MB Life, most 18. So, meron din po dito. Million din po ang coverage yan. Pero, napakababa ng ng premium. So, alamin nyo na lang po kung ano yan, mga yan, sa mga taong nag-invite sa inyo. And then, invest in mutual funds. So, yan na po maganda. So, at least, if meron ka ng long-term care, and then meron ka ng mga insurances, and then, you can invest in mutual fund na. Pwede na. So, yan. Take action now. So, take action now. Secure your future now. So, you will always have an excuse not to save or invest, di ba? No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year, di ba? Dagdag edad na naman tayo. Pag hindi pa tayo nagsimula, sasabihin natin, saka na lang. Hindi natin namalayan, maputi na ang ating mga hair. So, no matter what your excuses, your child, if you have children, di ba, will grow up and enter college and we will need money for their education. So, yun po yung sinasabi ko kanina na importante na paghandaan natin ang edukasyon ng ating mga anak kasi napaka-importante po nun. Kasi pag hindi po natin ito pinaghandaan, talagang hindi lang po tayo maghihirap later but pati yung mga anak natin apektado. Alright, so control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. So yan po, wag na po natin iasa kung kani-kanino. Be your own money manager. Understand how money works. Make money work for you. So yan po ang gustong gawin ni IMG sa atin na maintindihan natin kung paano magtrabaho ang pera at nang hindi na lang na tayo nang tayo nagtatrabaho para sa pera. So yan, so if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. By Bill Gates. So, totoo po yan. We born with knowledge. So, nasa sa atin na po yan kung paano natin gamitin. Pinaaral tayo ng ating mga magulang. So, wag na po natin sayangin. So, nasa sa atin po yan. Yan. So, ito po, maiwanan ko sa inyo ngayon na isang phrase, no? Success will not come tomorrow unless you start today. So, we start na po for today. So, thank you so much po sa pakikinig po tonight. And then, I hope na may natutunan kayo kahit paano. And then, if you have question po, then you can unmute yourselves to ask some question. You still have time. But if you don't have question, then we can end the meeting. So, again, this is your host, Elsa Espedido, here in IMG. So, thank you so much. And good evening.